Kung napanood nyo yung last upload ko, manda na yung auto, pero walang minor. Today, nagbuting-ting ako. May naitatabi pala ako dyan na isang carburetor na Aisan din. Parehong-pareho, ito. Binaklas ko yung naka-cellpack dyan. And pinagkumpara ko kung ano yung pwedeng makuha dito na ilalagay doon. Kung anong diferensya noon, kukunin ko rito. Parang gano'n. Pero nung binubuksan ko to, naputol na yung mga tornilyo. Tapos ito, hindi ko matanggal. So, hindi ko siya mabuksan. Kaya ang ginawa ko, yung lower part noon, tinanggal ko. Kinuha ko yung lower part nito. So, bali, itong lower part nito is ito yung dating nandun. Yung lower part talaga nitong carburetor nito, yun yung kinuha ko. Ilagay ko doon. Sana naintindihan nyo. Kasi medyo may nakita akong kalog dito. Kaya pinagpalit ko to. Naipagpalit ko na. Ini-install ko na doon. Eh, yung pina-under ko, ganun pa rin. Walang pinagbago. Tapos, wala pa rin idle. Baga namamatay pa rin pag pinitawan yung accelerator. Tapos, tono-tono. Tapos, andar, choke. Magkaroon ng konting improvement. Pakita ko sa inyo. Oh, diba? Meron na siyang idle. Although, medyo mainginig. Ayan, no? Kasi hindi ko pa na-test yung, hindi ko pa na-papalitan yung mga spark plug. Kumbaga, kung ano yung nakasalpak dyan noon pa, ayun pa rin yung nakalagay dyan. Hindi ko pa nasisilip. Tapos, hindi ko pa nalilinis itong distributor cap. Pero, idle na siya. Oh, diba? Yes! Medyo mainginig nga lang. Pero napa-andar ko na siya dito. Yan. Atras sa bante lang. Pakamot ko na rin yung gulong. Yan. Kaso medyo malambot yung gulong na isa. So may idle na siya. Alright. Papa-andarin ko lang to ng matagal para baga magising lahat yung kasingit-singitan niya para naman tumino ng tumino. Hey, yes. Subukan ko ikabit tong air filter niya. Tingnan ko kung may pagbabago. Ito muna mamamatay. Mahalaga, hindi siya namamatay. Kahit medyo rough yung idle, at least pwede nang paanda rin. Medyo manginig nga lang, pero happy na ako dyan. Yes! Under na siya! Pwede nang gumala! Ayoko munang ilabas. Baka tumirik. So, buto na lang, naisipan ko yung naisip ko kanina. Naisipan kong pagpalitin kung ano yung pwede makuha dito. Doon. Kasi ito, kulang-kulang na yung bandang taas nito. Pero bala ko sanang buklatin yung loob. Kunin ko yung internals. Eh, kaso nga, hindi ko mabuksan. Naputol-putol na yung mga tornilyo. Kaya, sabi ko, mukhang okay pa yung lower part nito ah. Baka sakali lang. Eh, mukhang okay naman yung decision ko. Mamaya, papalimigin ko lang. Silipin ko yung spark plug. Silipin ko yung spark plug. Naluwagan ko na ito eh. Resume. My team. Oh my gosh. Bali, ito yung apat na spark plugs. My team ang sunog. Ano ba indication yan? Too much gas? Bali, linisin ko na lang yan. Okay, linis na. So, wire brush lang. Ayan o. Pero huwag masyadong madiin para hindi ma-damage. Tamang linis lang. Ayan, nalinis ko na. Pagdating naman sa clearance, eh, tansya ko lang. Mukhang okay naman. Wala akong filler gauge eh. Pero, tansyahan lang. Hindi naman siya masyadong dikit. Hindi naman siya masyadong malayo. Tama lang. 3, 4. Pagsisikipan niyo yung spark plug, so kayong manggigil. Pag huminto na siya,
isang diin lang na konti. Ayan, uminto na, di ba? Hop, yun, ayos na yun. At pag yung cylinder head ay na loose thread, nasira yung thread ng spark plug, ay napakalaking trabaho niya. Pero may napansin ako dito, yung drive belt ko, lumuwag. Hindi ko alam kung bakit. Nasalpa ko na yung spark plug, pati spark plug wires, or high tension wire, and then yung alternator lumuwag. Sinikip ako na rin, so okay na yung belt. Ayan. Okay na yung tension ng belt. Testing, 1, 2, 3. Mas may salamin ko. Starts right up. Pero yung nga, medyo may palag pa rin yung minor. Pero hindi na siya namamatay. Masayat. May tension na. Yes. Silipin ko lang yung distributor cap. Baka kailangan na linis. Nakaano na to? Electronic igniter. Hindi na siya contact point. Oh, yeah. Okay. Linisin ko lang. Okay. Liha-liha lang po ito ng konti. Para lang luminis yung mga contacts. Yeah. Yung pagigilan at baka mauupod. Ito naman, okay din yung ano, loob. Meron kasing, nagkakaroon kasi ito ng, hindi naman corrosion eh. Pag matagal na siyang ano, nagagamit, parang nagkakaroon ng build up ng ano, ng, ewan ko kung anong klaseng build up yun. Ayan o, mga puti-puti. Linisin lang para maganda ang daloy ng kuryente. Wala akong contact cleaner. Linisin na lang ng carburetor cleaner. Mukhang bago pa naman. Kudos sa previous owner nito. Mukhang lahat ay pinalitan niya para maganda na maayos. Yung nga lang, hindi nila napatino yung wiring. Dahil yung binuklat ko yung wiring nito, ang daming shortcut, ang daming putol, daming short. Natutunaw yung fuse. Ganun. Yung fuse holder. Nag-iinit yung wire. Eh, ngayon naayos na namin ni Potpot. Okay na. Magana na lahat. Walang natutunaw. Walang nagbabaga. Dito. Mare contact cleaner. Linis lang. Malay mo. Mag-improve. Nakabit ko na yung distributor cap. Testing ulit. Ayun oh, one clip. Medyo okay na rin yung minor. May konting palag pero okay na ako dyan. Kesa naman yung nakaraan, di ba? Kailangan above 2,000 RPM para hindi siya mamatay. So, ngayon naglalaro siya sa 900 to 1,000 RPM. At least, di na mamatay. Yes! Hindi ko man mahanap yung palag niya. Maraming factors kung bakit mapalag ang makina ng ganyan. Carburetor, or yung quality ng fuel, spark plug, or yung valves, baka merong singaw, hindi natin alam. Or yung ignition system, hindi natin masabi. Pero sinilip ko na yung pwede kang masilip. Pero ganun pa rin, siguro isasangguni ko na lang sa mas nakakaalam, sa mga marurunong talagang mekaniko. I'm happy naman sa nagawa ko. Napatino ko yung minor. Kanina pa umaandar yan. Mga 15 minutes na. Hindi pa rin mamatay. Hindi ko lang alam kung may gasolina pa. Dahil ayaw gumana ng fuel gauge. Tignan natin yung RPM. Ayun, 900. Okay na ako dyan. Testing ulit. Start. One click na. Hehehe! All right.
makakatulog na ako mahimbing sa gabi knowing na okay na yung auto. 30 minutes na umaandar, so consistent naman yung pag-shake niya. Ang importante, hindi siya namamatay. Nakakabit ko na rin yung air cleaner at yung ducting niya. Okay na rin yung alternator, hindi na lumuluwag. Ito na lang problema. Tsaka yung fuel gauge, hindi ko malaman kung bakit, pero may nakailaw. Although, mababa naman talaga yung level ng gas niya. Kasi 500 lang kinarga ko. Pero, pag tinanggal ko to, nakailaw pa rin. Diba? Tsaka wala movement, wala supply dito. So, siguro dyan ako nagkamali ng wiring. Isilipin ko na lang sa susunod. So bago tayo magtapos, shoutout muna kay Sir Jojit ng Antipolo City. Maraming salamat sa pag-comment mo sa previous video ko and mabuhay po kayo. Shoutout sa iyo. At sa iyo Mr. Arnold Peranil, shoutout sa iyo from Belfast, Northern Ireland. Kamusta kayo dyan mga kabayan? Sana okay lang kayo dyan. And shoutout also sa aking tropa na matagal ko nang hindi na nakikita. Nandyan din sa Ireland, si Jigs. Jigs pare, hope to see you soon. Ingat lagi. So yun lang muna ang video natin. Pahapon lang to, day 17 sa aking project car number 2. Alright? Some kind of butterfly.